Sa ngala ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Mga kapatid, tayo tinipo ng Diyos upang sama-sama tayo magpasalamat at mag-alay sa Kanya sa pamamagitan ng ating mahal na pong Jesus sa Sareno. Hilingin natin na katulad ni Jesus, tayo'y maging mapagkumbaba at busilak upang katulad ni Jesus, tayo rin ay makasama ng ating Ama sa langit. Upang tayo maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang, aminin natin ang ating mga kasalanan at humingi tayo ng tawad sa Diyos. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid na lubha ako nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa. At sa aking pagkukulang, kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid na ako'y panalangin sa Panginoon ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihan Diyos, patawarin mo kami sa aming mga kasalanan, at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, lingid sa aming paningin ang mga inihanda mo para sa mga nagmamahal sa iyo. Padaluyin mo sa amin ang agos ng iyong pag-ibig upang sa pagmamahal namin sa iyo ng higit, makamtan namin ang iyong mga pangakong di malirip na hindi pa sumasagi sa isip namin o panaginip. Iniluluhog namin ito sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Maupo po ang lahat. Pagbasa mula sa aklat ni Ruth. Si Elimelech, ang nasirang asawa ni Noemi, ay may isang kamag-anak na ang pangalay Boaz. Mayaman ito at makapangyarihan. Isang araw, sinabi ni Ruth kay Noemi, "Pupunta po ako sa bukid at mamumulot ng mga uhay na naiwan ng mga gumagapas. Doon ako sa may likuran ng sinumang papayag." Sumagot si Noemi, "Ikaw ang bahala, anak." Kaya't si Ruth ay nagtungo sa bukid at namulot ng mga uhay kasama ng mga gumagapas. Ang napuntahan niya ay bukid ni Boaz. Nilapitan ni Boaz si Ruth at kinausap, "Anak, huwag ka nang pupunta sa ibang bukid. Dito ka na lamang mamulot kasama ng aking mga manggagawang babae. Tingnan mo kung saan sila gumagapas at sumunod ka. Sinabi ko na sa mga tauhan ko na huwag kang babawalan." Yumukod si Ruth bilang pagbibigay galang at ang wika, "Napakabuti ninyo sa akin, gayong ako'y dayuhan lamang." Sumagot si Boaz, "Nabalitaan ko ang lahat ng ginawa mo sa iyong biyanan mula nang mamatay ang iyong asawa. Alam ko ring iniwan mo ang iyong mga magulang at sariling bayan
upang makipamayan sa isang lugar na wala kang kakilala. Napangasawa nga ni Booz si Ruth at iniuwi sa kanyang tahanan. Sa kapanahunan, ipinagkaloob sila ng Panginoon ng isang anak na lalaki. Si Noyme ay binati ng kababaihan. Purihin ang Panginoon. Binigyan kanya sa araw na ito ng isang apo na kakalinga sa iyo. Maging tanyag nawa sa Israel ang bata. Maghatid nawa siya ng kaaliwan sa puso mo at maging gabay sa iyong katandaan. Ang mapagmahal mong manugang na nagsilang sa bata ay higit kaysa 7 anak na lalaki. Kinuha ni Noyme ang bata, magiliw na kinalong at inalagaang mabuti. Siya'y tinawag nilang Obed. Balanay sinabihan nilang nagkaapo ng lalaki si Noyme. Si Obed ang ama ni Jesse na ama ni David. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Siya'y laging pagpapalain kung ang puon ay susundin. Siya'y laging pagpapalain kung ang puon ay susundin. Mapalad ang bawat tao na sa Diyos ay may takot, ang maalab na adhikay sumunod sa kanyang utos. Hindi siya magkukulang sa anumang kailangan. Ang buhay ay maligayat, uunlad ang kanyang buhay. Siya'y laging pagpapalain kung ang puon ay susundin. Sa tahanan, ang asaway parang ubas na mabunga. Bagong tanim na ulibo, sa may dulang ang anak niya. Siya'y laging pagpapalain kung ang puon ay susundin. Ang sinuman kung ang Diyos buong pusong susundin, buhay niya ay uunlad at laging pagpapalain. Mula sa Siyon, pagpapala nawa ng Diyos ay tanggapin at makita habang buhay pag-unlad ng Jerusalem. Kay laging pagpapalain kung ang puon ay susundin. Tumayo na po ang lahat. Sumainyo ang Panginoon at sumaiyo rin ang pagpapahayag ng mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa mga tao at kanyang mga alagad, ang mga eskriba at mga pariseo ang kinikilalang tagapagpaliwanag ng kautusan ni Moises. Kaya't gawin ninyo ang itinuturo nila at sundin ang kanilang iniutos. Ngunit huwag ninyong tularan ang kanilang gawa, sapagkat hindi nila isinasagawa ang kanilang ipinangangaral. Nagbibigkis sila ng mabibigat na dalahin at pinapapasan sa mga tao. Ngunit ni daliri ay ayaw nilang gumalaw upang tumulong sa pagdadala ng mga iyon. Pawang pakitang tao ang kanilang mga gawa.
nilalapara nila ang kanilang mga pilakterya at hinahabaan ng palawit sa laylayan ng kanilang mga damit. Ang ibig nila ay mga upuang pandangal sa mga piging at ang mga tanging luklukan sa mga sinagoga. Ang ibig nila ay pagpugayan sila ng mga liwasang bayan at tawaging guro. Ngunit kayo, huwag kayong patawag na guro sapagkat iisa ang inyong guro at kayong lahat ay magkakapatid. Huwag ninyo tawaging ama ang sinumang tao sa lupa sapagkat iisa ang inyong ama, ang amang nasa langit. Huwag kayong patawag na tagapagturo sapagkat iisa ang inyong tagapagturo, ang Mesiyas. Ang pinakadakila sa inyo ay dapat maging lingkod ninyo. Ang nagpapakataas ay ibababa at ang nagpapakababa ang itataas. Mga kapatid, ang mabuting balita ng ating kaligtasan. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Maupo po ang lahat. Magandang umaga po sa inyong lahat at maligayang pagdating sa tahanan ng ating mahal na pong Jesus Nazareno. Binabati din po natin ang mga kasama natin online, lalo na po mga may sakit, ang mga nag-aalaga sa may sakit, mga kababayan, mga kadeboto natin mula sa iba't ibang panig ng bansa at daigdig na nais sumama sa pagdiriwang ng misa dito sa ating simbahan sa Quiapo, sa Basilica Minor at pambansang Dambana ni Jesus Nazareno. At bagamat masama ang panahon, ayan, umuulan po ng malakas, pagdasal natin na maging ligtas ang lahat, bagamat galing kayo tiyako sa iba't ibang mga lugar, sinikap nyo na pumunta dito, makapagsimba, makapagdasal, at higit sa lahat, magpakita sa ating mahal na Poon sapagkat nais nating ipahiwatig sa Kanya ang ating malalim na pagmamahal. Kaya't bigyan natin ng papuri, parangal at pasasalamat ang ating minamahal na Nuestro Padre Jesus Nazareno. Sana po sa isang linggo, pagbalik ninyo, ay tapos na po, wala nang tabing para makita natin ang mas malinis at mas maayos at karapat dapat na luklukan po ninyo. At ito ay bahagi ng gawain natin, lalo na pag dumating ang panahon na ang ating simbahan ay formal na ideklara bilang pambansang dambana ni Jesus Nazareno. Sapagkat sa gitna ng, siguro nga ho, may mga taong hindi siya siniseryoso, hindi siya ginagalang, ginagawa siyang katatawanan, mas marami naman tayong gumagalang, nagmamahal, at talagang sumusunod sa Kanya. Kaya hindi tayo papaapekto. Hindi natin kailangan makipag-away. Ang kailangan natin, lalo nating ipalaganap ang pagpaparangal sa Kanya. Lalo natin siyang ipakilala, lalo na sa mga bata, na ang tunay na Diyos, ang tunay na dakila, ang tunay na kagalang-galang ay si Jesus Nazareno. Amen? Kaya yung mga nagsasabing, sige, meron diyang pinagtatawanan siya, meron diyang lumilibak sa Kanya, bahala sila, pero tayo, magpaparangal tayo sa Kanya, magmamahal tayo sa Kanya. Kaya yung mga tunay na deboto, pumalakpak ng mas malakas para kay Jesus Nazareno. Sapagkat nais nating mapabilang sa kaharian niya. Ayan nyo na, yung ibang ayaw lumapit sa kanya, yung ayaw sumunod sa kanya, kung yun ang gusto nilang landas sa ibang lugar, eh tayo kasama ni Jesus. Kaya nga sabi ni Jesus sa Ebanghelyo ngayon, ang mga nagpapakumbaba ang siyang itataas.
yung mga mapagmataas, yan ang ibabagsak. Nitong mga nakalipas na araw, narinig natin ang kwento ni Ruth. Kung nagsisimba po kayo araw-araw sa unang pagbasa, si Ruth at si Naomi. Nais ko lang balikan ng konti kasi alam niyo po, napakaganda ng kwento nila. At ito'y kwento ng pag-ibig. Misang pagtingin natin pag-ibig, yung kwento ng babae at lalaki. Pero si Ruth at si Naomi ay kwento ng bienan at manugang. No, kita niyo sa Biblia, love story din daw po yun. Kasi alam natin, aminin, minsan doon malakas ang struggle sa pagitan ng bienan at manugang. Sino kaya dito ang pinagdarasal ang kanilang bienan? Siguro sinasabi mo, sana yung bienan ko, tanggapin na ako. Nagsiselos pa kasi hanggang ngayon kasi iba naman kasing bienan, pakiramdam nila, ninakaw yung anak nila nung napangasawa. Kaya galit na galit sa manugang. No? Meron naman din dito siguro na baka pinagdarasal mo yung manugang mo dahil sabihin mo, kawawang anak ko, ang napangasawa, tamad. No? Kawawang anak ko, ang napangasawa, gastador. Kaya napaganda pala sa Biblia, ipinakita rin ang isang larawan ng pag-ibig sa pagitan ng bienan at manugang. Si Naomi raw po yung bienan at si Ruth yung manugang. At nung sila'y nag-ibang bayan, si Naomi ay may dalawang anak na lalaki. At nung sila'y umalis sa Bethlehem dahil taggutom sa Bethlehem, para silang nag-OFW, doon nakapangasawa yung dalawang anak na lalaki ni Naomi. At dayuhan. Sino kaya dito yung manugang mo? Dayuhan. No? Hindi Pilipino. Ano kaya yung pakiramdam mo? Diba? Sabi mo, ibang lahi ito. At sa kasawing palad, namatay po yung asawa at dalawang anak na lalaki ni Naomi. Kaya ang naiwan sa kanya yung dalawang manugang niya. Si Orpa at si Ruth. At sa kaugalian nun, pag namatay na raw yung asawa, pwede nang iwan ng manugang yung bienan. Wala na yung anak eh. Wala na yung asawa. Pero si Orpa raw po, nung sabi ni Naomi, sige, umuwi na kayo. Wala na kayong obligasyon sa akin. Wala na yung anak ko. Si Orpa umalis. Bumalik sa pamilya niya. Pero si Ruth, bagamat pwede naman niyang iwan yung bienan niya, sabi ni Ruth, hindi kita iiwan. Saan ka man pumunta, doon ako. Ang bayan mo, bayan ko na rin. Ang Diyos mo, Diyos ko na rin. Hanggang sa dulo, hindi kita iiwan. Yun ang tunay na pag-ibig. Walang iwanan. Kung kaya nga't nang bumalik na si Naomi at si Ruth sa Bethlehem, nung maayos na ang buhay sa Bethlehem, narinig natin ngayon, hindi naman kinaligtaan ng Diyos si Ruth na nagpakababa at nagmahal. Nakatagpo pa rin siya ng pangalawang pagkakataon. Nakatagpo pa rin siya ng panibagong love life. O, kita nyo? Kasi nyo, ang daming love story sa Bible. Parang teleserye din. Meron kayang byuda rito na nagdarasal pa. One more chance. No? Hindi ka pa ba nadala? No? Hindi, biro lang ho. No? Pero, natagpuan niya si Boaz na napakabuting tao. At ganun na nga, paigsin ko na ang kwento, ng katuluyan si Boaz at si Ruth. Kita nyo, sabi nga sa Salmo Responsorio kanina, siya'y laging pagpapalain kung ang poon ay susundin. Sumunod si Ruth, kaya pinagpala siya. Bagamat siguro marami siyang pagsubok nung una, binigyan uli siya ng pagkakataon. At, wait, there's more. Nagkaanak si Ruth at si Boaz. At ang naging anak nila, si Obed. At si Obed nagkaanak si Jesse.
At si Jesse nagkaanak si David. At sino si David? Si Haring David. Biruin nyo, naging lola pa si Ruth ng hari. Yung dati-rating dayuhan, yung dati-rating ibalang ang turing, pero dahil nagpakababa siya, nagmahal siya ng tunay, tapat siya, sumunod siya sa Diyos, nagmalasakit siya sa biyanan niya, siya pa ang naging lola ng hari. At hindi lang yon. Diba tuwing simbang gabi, naririnig natin yan. Alam ko iba sa inyo, pag ikalawang araw ng simbang gabi, inip na inip, ang haba ng ebanghelyo, yung talaan ng mga ninuno ni Jesus Nazareno. At sino raw yung isa sa tatlong babae na nandun sa talaan? Si Ruth. Biruin niyo yun. Si Ruth, ninuno ni Jesus Nazareno. Pinagpala dahil tunay siyang mapagkumbaba. Sinong mag-aakala na ang simpleng dayuhang babaeng iyon ay magiging ninuno mismo pa, hindi lang ni Haring David, kundi ni Jesus Nazareno. Tandaan nyo, taga Bethlehem na siya. At saan pinanganak si Jesus Nazareno? Sa Bethlehem, sa lipi ni David. At yun ang nais ipaalala ni Jesus Nazareno sa Ebanghelyo ngayon, na ang tunay na dinadakila ng Diyos, yung nagpapakababa. Ang tunay na pinagpala, yung nagpapala din sa iba. Yun daw ang tawag sa ating lahat. Hindi tayo nandito para pagpalain lang ng Diyos. Opo, pinagdarasal nating lahat yan. Pagpalain tayo ng Diyos. Pero hindi yun natatapos doon. Yung pagpapala sa atin ng Diyos ay para pagpalain din natin ng ating kapwa. Kaya hindi ka lang dapat blessed. You are blessed to bless. Hindi ka lang binigyan, naalala nyo nung 500 years of Christianity, gifted to give. Pag binigyan ka ng Diyos, hindi yan para suluhin mo. Di ba? Yun yung makasariling tao. Di ba kaya sabi ni Jesus, huwag kayong makasarili. Huwag kayong maramot. Huwag kayong mapagmataas. Ang mapagmataas sa tao, gusto niya, akin lang. Ako ang bida. Akin lang lahat to. Naku, mauubos siyang ibibigay sa inyo ng pong Jesus Nazareno kapag sinolo mo lang. Sapagkat ang tunay nating panawagan ay maging daluyan tayo ng pagpapala ng Diyos. Katulad ni Ruth, pinagpala siya dahil siya rin naging daan para pagpalain si Naomi, si Boaz, ang lipi ni David at ni Jesus Nazareno. Kaya ipagdasal natin sa ating mahal na pong Jesus Nazareno, turuan tayong maging mapagkumbaba. Hindi laging sarili ang iniisip. Hindi laging panipakubra. No? Pag panipakubra ho tayo, kahit marami ang ibigay sa'yo, mahuubos din. Pero yung ibinigay sa'yo, ibinabahagi mo, ipinapalaganap mo, lalo tayong magiging daluyan ng pagpapala ng Diyos. Kaya ipagdasal natin ang bawat isa kung papaano ang ating mahal na pong Jesus Nazareno daluyan ng pagpapala sapagkat ibinigay niya ang lahat-lahat sa atin. Kaya mahal na mahal natin siya, di ba? Kasi niyakap niya ang lahat, maging ang krus, maging ang paghihirap. Hindi niya inisip yung sarili niya, ang inisip niya tayo. Kaya nga malakas ang loob natin magdasal sa Kanya kasi alam natin ang laging nasa isip at puso ni Jesus Nazareno, tayo, hindi sarili niya. Kaya ang tunay din na deboto, hindi sarili niya lagi ang iniisip, kundi katulad ni Jesus Nazareno, puno ng pagpapakumbaba, pagmamahal, paglilingkod,
at pagmamalasakit. Tumayo po ang lahat. Minamahal ko mga kapatid, meron tayong isang ama sa langit at isang guro, ang kanyang bugtong na anak. Lumapit tayo sa ama at ipanalangin ang lahat ng kanyang mga anak sa lupa. Ang ating tugon, basbasan mo kami, aming nag-iisang ama. Basbasan mo kami, aming nag-iisang ama. Ang mga tinawag sa ministry ng orden, naway maging tapat at matiyaga sa kanilang banal na tungkulin. Manalangin tayo. Basbasan mo kami, aming nag-iisang ama. Ang mga magulang at mga guro, naway maituro sa mga kabataang nasa kanilang pangangalaga ang mabuting halimbawa ng kanilang buhay. Manalangin tayo. Basbasan mo kami, aming nag-iisang ama. Ang salita ng Diyos, naway maging gabay natin sa ating mga kilos at naway lagi nating asamin na gumawa ng mabuti. Manalangin tayo. Basbasan mo kami, aming nag-iisang ama. Ang mga matatanda, nalulumbay at mga may sakit, naway tingnan natin ng may habag at pagaanin ang kanilang pagdurusa. Manalangin tayo. Basbasan mo kami, aming nag-iisang ama. Ang ating mga mahal na yumao, naway tumanggap ng walang hanggang kapahingahan at bagong buhay sa kaharian ng Diyos. Manalangin tayo. Basbasan mo kami, aming nag-iisang ama. Tahimik nating idulog ang iba pa nating kahilingan. Ama naming Diyos, dinadala namin sa iyong harapan ang mga pangangailangan ng mga nakakakilala sa iyo at yaong mga hindi pa nakaririnig ng iyong pangalan. Ipagkaloob mong aming kahilingan sa pamamagitan ni Kristong aming Panginoon. Amen. Maupo po ang lahat. Mga kapatid, upang ating paghain ay kalugdan ng Diyos Amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, tanggapin mo ang alay upang maganap ang pagpapalitan ng iyong kaloob at aming handog. Sa aming paghahain sa iyo na rin binigay para kami maging marapat na iyong paunlakan. Sa pamamagitan ni Hesus Kristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Inaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Sa iyong kagandahang loob kami iyong ibinukod upang iyong maitampok sa kadakilaan mong lubos.
Kahit na ikaw ay aming tinalikdan dahil sa aming pagkasalawahan, gumawa ka pa rin ng magandang paraang may manguna sa amin para ikaw ay balikan. Kaya tayong minamahal na anak ay naging isa sa mga taong hamak upang may kapwa kaming makapagligtas sa aming pagkapahamak at pagkaligaw ng landas. Kaya kaisa ng mga anghel nagsisiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo. Hosana sa kaitaasan, inagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon. Hosana sa kaitaasan, dumuhod po ang lahat. Tuwing tayo nagsisimba, tayo po ay pinagpapala ng Diyos. Pero ating tandaan, pinagpala tayo para pagpalain din natin ang ating kapwa. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kanya. Pinaghati-hati niya yung iniabot sa kanyang mga lagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito't kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Gayun din naman ang matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito't inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago't walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin niyo ito sa pag-alaala sa akin. Tumayo po ang lahat. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya tinaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kaysa ni Francisco na aming Papa, ni Jose na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahan mo rin ang mga kapatid naming nahimlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kawan mo sila't patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kawan mo pagindapating kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas, kaisa ng mahal na Birheng Maria, Ina ng Diyos, ng kabiyak niyang pusong si San Jose, ni San Juan Bautista at lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sama-sama tayong tumawag sa ating Ama sa Langit. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit.
Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hiniling namin kami adya sa lahat ng masama. Pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan, ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Jesucristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. O Panginoong Jesucristo, sinabi mo sa iyong mga apostol at ngayon sinasabi mo sa amin lahat dito, kapayapaan ang iniwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ay binibigay ko sa inyo. Tunghayan niyo po ang aming pananampalataya, huwag po ang aming mga kasalanan. Patawad po kung minsan kami maramot, mayabang, kung minsan sarili lang namin ang lagi naming iniisip. Linisin niyo po kami, Panginoon. Turuan niyo po kaming maging mapagkumbaba at pagkalooban niyo po kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumaiyo rin. Magbigayan tayo ng kapayapaan ni Kristo sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Dumuhod po ang lahat. Mga kapatid, narito ang ating Panginoong Hesukristo, ang Kordero ng Diyos nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Mapapalad ang inaanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Para sa lahat na tatanggap ng banal na komunyon, sasagot ko tayo ng Amen pagkasabi ng pari o ng lay minister ng katawan ni Kristo at isubo agad sa bibig bago umalis sa harapan ng pari o lay minister. Sumunod po tayo. Maraming salamat po. Esperat in me,
the Lord at all times. His praise shall be ever in my mouth. Let my soul glory in the Lord. The lowly will hear me glad. Gustate et videte coniam suavis est Dominus. Beatus virgis sperat, qui sperat in eo. Glorify the Lord with me. Let us together extol His name. I sought the Lord, and He answered me, and delivered me from all my fears. Gustate et videte coniam suavis est Dominus. Beatus virgis sperat, qui sperat in eo. Gustate et videte coniam suavis est Dominus. Beatus virgis sperat, qui sperat in eo. Mga paalaala, pagkatapos ng misa, wiwisikan po ang lahat ng banal na tubig. Inakikiusapan ang lahat na manatili lamang muna sa inyong mga lugar, tanging sa Quezon Boulevard o sa Plaza San Juan lamang ang labasan ng lahat. Sumunod po tayo. Maraming salamat po sa inyong pagdalaw at pagsisimba sa Basilica Minor at Pambansang Dambana ni Jesus Nazareno. Tumayo na po ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, sa banal na pakikinabang si Kristo ay aming pinagsaluhan, hinihiling namin kami maging katulad niya sa langit, pakundangan sa kanyang pagiging aming kapatid, bilang tagapamagitan kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Salamat po sa inyong pagpunta dito sa Quiapo at salamat din po sa mga naglingkod sa misa at sa inyong tulong po sa ating simbahan, sa mga pamisa, love offerings, online donations, sa mga tumutulong din po para sa patuloy nating gawain para malinis at maayos ang ating simbahan upang lalong maparangalan ang ating mahal na Senyor. At salamat din po sa mga nagdadala dito ng bigas, dilata, noodles at iba pang pangayuda sa ating mga kapatid na nangangailangan. Ang debosyon natin sa Poong Nazareno ay nagtuturo sa atin magmalasakit at tumulong sa ating kapwa. Ang tunay na pinagpala at dakila ay
ang taong nagiging daluyan din ng biyaya ng Diyos. Hindi sarili ang iniisip, kung hindi tinutularan lagi ang pagmamahal ni Jesus Nazareno. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Mahal na po ang Jesus Nazareno, iniayag mo sa pamamagitan ng krus ang walang maliw na pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Pakinggan mo ang kahilingan ng iyong angka na nagsusumamo sa iyo. Makamtanawa nila ang iyong katugunan at tanggapin ang kasagutan ng may utang na loob na tinatanaw. Basbasan din po ninyo ang dala nilang mga imahen at dasalan sa pamamagitan ng bendisyon na ito. Naway maalala nila ang mga pangako nila noon sa binyag na ikaw ang kanilang iibigin at paglilingkuran bilang Panginoon magpa sa walang hanggan. Amen. At pagpalain kayong lahat ng makapangyarihang Diyos, Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen. Humayo kayong taglay ang biyaya ng Poong Jesus Nazareno. Salamat sa Diyos. Nuestro Padre Jesus Nazareno, sinasamba ka namin, pinipintuho ka namin, aral mo ang aming buhay at kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, iligtas mo kami sa kasalanan. Ang krus mong kinamatayan ay sagisan ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, binarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, nilulwalhati ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, binarangal ka namin. Nazareno, nilulwalhati ka namin.